magbabagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi? May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ Pasada Balita live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada Pasada Balita, tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama. Narito na ang headline sa Pasada Balita ngayong araw ng Martes, 25 na sa buwan ng Hunyo 2024. Pasada Balita. Mas mababang presyo ng bigas ipinangako ng mga traders sa susunod na buwan. Pasada Balita. Dating Senador De Lima, tuluyan ang napawalang sala sa kanyang mga drug cases. Pasada Balita. Petisyon ni dating General Bantag kaugnay ng kasong pagpatay kay Percy Lapid, ibinasura ng Court of Appeals. Pasada Balita. Balita sa ibayong dagat, death toll sa terrorist attack sa Russia umabot na sa 20 katao. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, Pilipinas posibleng maging second fastest growing economy sa Asia Pacific region ngayong taon. Pasada Balita. At sa balitang pampalakasan, Alas Pilipinas handa na sa Federation International de Volleyball Challenger Cup. Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Pasada Pasada Balita. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ako po ang inyong tagapagkatid balita, John Ibanez. Pasada Balita. At ngayon, pasadahan na natin ang mga nagbabagang balita. Pasada Balita. Kumpiyansa ang Philippine Rice Industry Stakeholders Movement na bababa sa 42 pesos ang kada kilo ng presyo ng bigas sa Hulyo. Bunsod ng naging desisyon ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. na bawasan ang taripa sa imported rice. Sa kabila nito o sa kabila ito ng ilalargang temporary restraining order ng ibang agricultural groups sa Korte Suprema upang harangin ang Executive Order 62 na nagbaba sa taripa. Ginawa ni na PRISM founders Rowena Sadicon at Orly Manuntag ang pahayag matapos ang kanilang pulong kay Speaker o House Speaker Martin Romualdez at ilan pang kongresista na pursigidong ibaba ang presyo ng bigas at iba pang agri-products. Nagpasalamat naman si Manuntag, spokesman ng Grain Retailers Confederation of the Philippines, sa leader ng Kamara at iba pang kongresista dahil malaking tulong ang nasabing kautusan, lalo na sa milyon-milyong consumer o customer. Tiyak anyang mararamdaman na ng mga Pilipino ang bawas taripa simula sa susunod na buwan. At makasisiguro rin ang mga lokal na magsasaka na hindi sila pababayaan ng pamahalaan, lalo ang local production kahit ibagsak pa sa 15% ang tariff rate sa imported na bigas. Pasada Balita! Nanindigan naman si Agriculture Secretary Francisco Chulo Red Jr. na hindi magiging dehado ang mga magsasaka sa ipatutupad na bawas taripa sa imported rice at iba pang piling produkto. Iginit ito ng kalihim kasunod ng agam-agam ng ilang agri-groups matapos aprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Executive Order 62 kaugnay sa pagpapababa sa taripa ng imported rice ng 35 hanggang 15%. Ayon kay Secretary Laurel, nakatuon ang pamahalaan na mapunan ang anumang mawawala sa RCEF Fund, kaya hindi maituturing na anti-farmer ang tapyas taripa. Binigyan din ng kalihim ang patuloy na suporta ng administrasyon sa mga pangangailangan ng mga magsasaka tulad ng mechanization program at pagbibigay ng fertilizer. Gayun din ang pagbili
ng National Food Authority ng mga produkto sa mga magsasaka sa presyong hindi sila malulugi. Pasada Balita! Kinumpirma ng Federation of Free Farmers Cooperatives Incorporated ang pagdulog sa Korte Suprema kasama ang iba pang agriculture groups laban sa Executive Order 62 o bawas taripa sa imported rice. Ipinabatid ni Raul Montemayor, National President ng FFFCI, na iniyahanda na nila ang mga kaukulang papeles hinggil sa naturang hakbang. Actually, kasama po kami siguro mga 15 malalaking organization ang sasama sa pagpapail ng PRO sa Korte Suprema na nag-usap-usap na kami. Apo. And we will try to do it before the EO takes effect on July 6. Inahanda na namin yung mga papeles. Iginiit ni Montemayor na hindi sila kinonsulta bago ilabas ang EO 62. Actually, yan po ang isang rason bakit kami nag-file ng TRO. Okay. Hindi kami kinausap bago ilabas yung executive order. Hindi naman namin sinisisi si Presidente dahil yan ang ipinasa sa kanya ng MEDA Board. Pero itong MEDA at Tariff Commission, hindi nila ginampanan yung kanilang katungkulan. Kaya dapat mag-hearing at mag-konsulta muna bago magbigay ng panukala sa pagbaba ng tarifa. Hindi na po nila ginawa. Kung tutusin, parang nilihin nila at binigla nila para siguro walang makakontra. Dagdag pa ni Ginoong Montemayor, batay sa kanilang kwenta, aabot sa 35 pesos ang presyo ng kada kilo ng bigas ng walang tarifa, kaya't imposibleng maibaba sa 29 pesos kada kilo ang presyo ng bigas kung magkakaroon ng 15% tariff cut. Alam niyo, Manong Drew, kinompute namin yung halaga ng imported rice na walang taripa, no? Zero tariff sa presyohan ngayon sa international. Pagdating sa pier natin yan, 35 pesos na kagad. Kaya hindi namin maisip, paano mo ibibenta ng 29 yun? Sinasabi nila, pag dinabaraw ka 15%, magiging 29 pesos yung bigas. Mukhang imposible, haka-haka lang na hindi totoo. Imposible. Yan po ang tinig ni Federation of Free Farmers Cooperatives Incorporated National President Raul Montemayor sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita! Sa latest ng Filipino Mirror, aabot sa average na 342 metric tons ng bigas o katumbas ang 7.89 billion pesos ang itinuturing na post-harvest losses kada taon. Ayon kay Agriculture Spokesman at Assistant Secretary Arnel De Mesa, nalulugi ang bansa dahil sa hindi sapat na chain infrastructure, partikular na sa post-harvest facilities. Bukod naman sa bigas, nawawalan din ang Pilipinas ang average na 151,000 metric tons ng mais, nakatumbas ng 2.87 billion pesos taon-taon sa post-harvest losses. Dahil dito, binigyang diin ng DA na nakatuon ngayon ang kagawaran sa pagtatayo ng post-harvest facilities tulad ng tinatawag na farm-to-market roads. Pasada Balita! Samantala, sa pagkakataon pong ito, tayo po'y pinalad na makakausap sa kabilang linya si Attorney Bonnie Tacardon, ang legal counsel ni dating Senator Laila De Lima. Attorney Tacardon, good morning po. Johnny Banyes, live na po tayo sa DWIZ, Alo Channel 23. Hello, good morning Sir John at good morning po sa mga inyong tagapakinig at tagasubaybay. Opo. At maraming salamat po din sa pagkakataon na makapagpaliwanag tayo. Alright. Unang-una sa lahat, upon receiving ito pong pinakahuling walang visa or pagkakatanggal nung huling kaso laban kay dating Senator De Lima, ibig po ba sabihin, Attorney Tacardon, na lahat na po ng isinampang kaso sa kanya in relation sa illegal drugs, totally tanggal na po ito? Tama po ba? Tama po ba? Tama po yun. At yung lahat ng tatlong magkakahiwalay na kaso na may kinalaman sa illegal na droga na isinampan noong 2017 labang kay dating Senator Laila De Lima ay
lahat po yun ay na-dismiss na, na napasura na. At si Senator Ilala ngayon po ay malayang malaya na. Mm-hmm. So wala na po bang, paki-educate po kami, Attorney Takardon, wala na po bang pag-asa na ika ngay, tulad nung ibang kaso na may aapila pa para ika ngay questionin or tanungin yung naging dehisyon ng mga korte kaugnay sa kasong ito, Attorney? Sa punto de vista po ng defense team ni Senator Laila Bilima, naniniwala po kami na ang lahat po na naging desisyon ni favor kay Senator Laila Bilima ay hindi na pwedeng iapila. Mm-hmm. Dahil ito po ay isang criminal case. Ito po yung mga criminal cases, no? Mm-hmm. At sa ating jurisprudence, once na ma-acquit ang isang akusado, yung tinatawag nating double jeopardy will set in. Opo. Ibig sabihin, hindi na pwede, hindi na siya dapat litisin para sa ulit sa parehong kaso. Yan po ay karapatan ng bawat Pilipino sa ating konstitusyon. At si Senator Laila Bilima po, she also enjoys that right against double jeopardy. Alright. So yan, hindi na po pwede talaga, dapat ina-appeal yan. Mm-hmm. Alright. So may tuturing po ba na Attorney Takardon, coming from an ordinary citizen, na yung nangyari sa kanya, pati pagkakakulong niya, burado na rin po yun. Ika nga, wala na sa record yun after this? Wala na sa record yung pagkakakulong na yan. At wala akong criminal record si Senator Laila Bilima, kung yun po ang ating napinupunto. Opo. Hindi na po kinoconsider yung pagiging pagkakulong niya ng almost 7 years. Opo. At kung ano't-ano man po yung mga kaakibat na pagbabawal sa kanya, ay tanggal na rin po? Ay, wala na po. Wala pong pagbabawal na kay Senator Laila Bilima ngayon. At kung gusto ko nga i-quote si Judge Hito kahapon, sabi niya kahapon, the accused will now enjoy unmitigated freedom. Mm-hmm. At sila'y tunay at totally na malaya. Mm-hmm. At nakausap niyo na po ba siya after nitong huling pagkaka-dismiss ng kanyang kaso? Kung ano po ang mga plano ni dating Senator De Lima, Attorney Takardon? Tungkol sa plano po, wala pa po kami na pag-usapan ng detalye. Kahapon po, masayang-masaya lang siyang sumasagot at nag-respond sa mga taong bumabati sa kanya. Mm-hmm. So binigyan namin siya ng panahon muna na makipag-usap doon sa mga taong pumunta at sumuporta sa kanya. Opo. Although sa kanyang statement kahapon, meron siyang sinabi na maghahanda siya, no? Pero sa totoo lang po, wala pa hong detalye. At kung sakali man meron na siya, talaga siyang konkretong plan, yan po ay papaabot niya sa ating mga kababayan. Opo. And after ng acquittal nitong kanyang huling kaso on illegal drugs, Attorney Takardon, tapos na rin po ba ang inyong serbisyo kay dating Senator De Lima, or magpapatuloy ito kung sakaling meron siyang kasong inihahanda laban doon sa mga tinatawag niyang responsable sa kanyang pagkakakulong, Attorney? Naki Senator Laila Bilima po yan kung patuloy pa kaming tutulong sa kanya. Pero handa po kami na tumulong at supportahan Senator Laila Bilima para sa kanyang pagkamit ng justisya, na tunay ng justisya. At tingin ko naman po ay kasama po namin kasi si Senator Laila Bilima sa aming advocacy para mapanagot o mabigyan ng justisya rin yung mga libo-libo nating kababayan naging biktima ng EJK noon, ng fake drug war. So alam ko magkasama kami ni Senator Laila Bilima. Kami, ako, at kasama yung buong legal team niya, magkasama kami sa isang advocacy. At kung sakaling kay magtutulungan kami para mabigyan natin ng justisya, makamit natin yung advokasya na yan. Mm-hmm. At kung meron po tayong natutunan, Attorney Takardon, sa kasong ito ni Senator, dating Senator De Lima, ano po ito? Natutunan na. Mm-hmm. Nagulat ako dun. Pero, taga lang.
Well, para sa akin siguro ang katotohanan ay hindi mo maitatago. Mm-hmm. At masasabi rin po ba natin, attorney, na talagang buhay at patas ang hustisya dito sa ating bansa sa ngayon? Napatunayan natin kay Sen. Lalo de Lima na despite the long and arduous years, ano, na matagal na paghihintay, yung katotohanan ay nangingibabaw sa dulo. Alright. Sa inyo po ang pagkakataon, attorney Takardon, baka may karagdagan pa po kayong mensahe. Go ahead, sir. Yun lang po. Salamat. At siguro pasalamat na lang sa mga naging taga-suporta at yung mga nanatiling naniniwala sa, naniwala at hindi bumitaw sa pagiging inosente ni Sen. Lalo de Lima. Maraming salamat po sa inyo lahat. Opo. Attorney Takardon, na mananatili pong bukas ang himpilan ng programang ito for update. Maraming salamat po. Good morning. Salamat po. Sige po. Apo, yan po mga kabalitaktakan, si Attorney Bonnie Takardon, ang legal counsel ni dating Senator Laila de Lima. Pasada balita! At sa kaugnay na balita, tuluyan na ang napawalang sala si dating Senator Laila de Lima sa huli niyang kaso na may kaugnayan sa illegal na droga na isinampa sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos ang mahigit 7 taon. Ito ay nang pagbigyan ng Muntinlupa RTC Branch 206 ang inihain ng dating senador na demurrer to evidence noong Marso 20. Batay sa nautang desisyon ng Korte Suprema, kapag napagbigyan ang demurrer to evidence sa isang kasong kriminal at tumbas ito ng pagpapawalang sala sa isang akusado at magiging paglabag na sa karapatan laban sa double jeopardy kung ipagpapatuloy ang prosekusyon. Nauna nang napawalang sala si senator o dating senador de Lima sa 2 pa niyang kaso noong 2021 at 2023. Sa isa namang ambush interview, emosyonal na nagpasalamat ang dating senador sa Diyos dahil hindi siya nito pinabayaan. Salamat din po sa aking legal team for their hard work and their extraordinary commitment in defending me against these fabricated spurious charges. Salamat din po kay Honorable Judge Kenneth Vito for his strong sense of justice and fairness. Mananagot si dating Pangulong Duterte sa anyay mga kasalanan nito sa taong bayan kaugnay sa gyera kontra illegal na droga. Ang message ko sa dating Pangulong Duterte, kayo ngayon ang mananagot sa mga kasalanan niyo sa taong bayan. Isa lang po akong biktima. Libo-libo mga Pilipino ang pinaslang nila nung nakaraang madugo at peking war on drugs. Yan po ang bahagi ng tinig ni dating Senador Laila de Lima. Pasada balita! Sa kaugnay pa rin balita, inaasahan na ni dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II na mapapawalang visa ang huling drug case ni dating Senador Laila de Lima. Ayon sa dating kalihim, masaya siya sa naging hatol ng korte, lalo na at matagal nagdusa ang dating senador. Isinampa kay dating Senador de Lima ang 3 drug cases sa ilalim ng pamumuno ni Aguirre sa Department of Justice noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pasada balita! Ay, iba pang tampok na balita, naniniwala ang Department of Agriculture na magiging maganda na ang volume ng inventaryo ng bigas sa katapusan ng taon. Positibo ang DA, natataas ang inventaryo ng naturang produkto na aabot sa 3.64 million metric tons dahil ang epektibo o ang epekto ng El Nino phenomenon sa bansa, partikular sa sektor ng agrikultura at produksyon ng palay, ay hindi kasing tindi ng inaasahan kumpara sa mga nakaraang taon. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary for Operations Nicholas Manalo, ang inaasahang volume ay katumbas ng mahigit 70 araw ng national rice consumption o lampas sa 1.9 million metric tons na naitala noong December 2023. Pasada balita! Samantala, nakamonitor na ang Department of Agriculture sa posibleng
epekto ng La Nina sa sektor ng agrikultura. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., tinututukan na nila ang mga lugar na posibleng tamaan ng nakaambang La Nina, partikular sa bahagi ng Luzon. Hinatasan na rin ang kalihim ang National Irrigation Administration na maglatag ng kinakailangang intervention at paghandaan, partikular ang water impounding at mga dam. Maliban pa rito, tuloy-tuloy din ang ginagawang irrigation system at installation ng solar irrigation at solar driven pumps na gagamitin upang mailipat ang tubig sakaling kailanganin. Nagsimula na rin ang procurement ng flood-resistant varieties na planong ipamahagi sa mga lokal na magsasaka. Pasada balita! Samantala, oras! 24 na minuto na po makalipas ang ikapito ng umaga. Pasada balita! Sa pagkakataon pong ito, mga kabalitaan, kabalitaktakan, tumanggap naman tayo ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Taal Volcano nakapagtala ng phreatic activity. Detalye mula kay Patrol 30, Jelly Mendez. Nakapagtala ng mahinang phreatic activity o pagbuga ng usok o ang steam-driven eruption sa main crater ng Bulkang Taal. Ayon sa FIBOX, na itala ang mahinang aktibidad ng Taal Volcano sa pagitan ng 9:30 p.m. at 9:32 p.m. base na rin sa visual, seismic at infrasound records mula sa Taal Volcano Network. Dahil dito, nagdulot ng pagsingaw ang muling pagbuga ng Bulkang Taal na umabot sa 600 metro ang taas mula sa main crater nito. Nilinaw naman ng FIBOX na ang muling pag-alboroto ng bulkan ay dahil sa nagpapatuloy na upwelling ng mainit na volcanic gas, kung saan ay na-monitor rin ang mataas na level ng sulfur dioxide emission o SO2 na aabot sa 4,641 tons kada araw noong June 2024. Sa ngayon ay nananatili pa rin sa alert level 1 ang Taal Volcano, kung saan ay patuloy pa rin ang paalala ng ahensya, partikular sa mga nakatira sa paligid ng bulkan, sa posibleng panganib na idulot nito, lalo na ang biglaang pagsabog. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa Himpilang Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada balita! Samantala, suporta ng stakeholders kinilala ng Philippine Air Force. Detalye mula kay Patrol 17, Jopel Pelenio. Binigyang parangal ng Philippine Air Force ang 11 natatanging stakeholder na nagbigay ng malaking ambag sa pagsasakatuparan ng kanilang misyon. Kasunod ito ng ginarap na Stakeholders Night Awarding Ceremony sa PAF Multipurpose Gymnasium, Colonel Jesus Villamor Air Base sa Pasay City, kamakailan na pinangunahan ni PAF Commanding General Lieutenant General Stephen Pareño. Kinabibilangan ang mga awardee ng ilang opisyal ng gobyerno at mga pribadong sektor sa ibinigay na mensahe Lieutenant General Pareño. Sinabi nito na hindi nila makakamit ang patuloy na tagumpay ng kanilang hanay upang mapahusay ang kanilang operational capability, kung hindi dahil na rin sa tulong at suporta ng mga stakeholder. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa Himpilang Maitodong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada balita! Samantala, cross-transmission ng Q fever kinumpirma ng isang eksperto. Detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Wala pa rin naiulat kahit sa ibang bansa na mayroon ng human transmission ng Q fever o pagkahawa ng tao sa tao ng nasabing sakit, kundi cross transmission lamang ugaling sa hayop papunta sa tao. Sa Bagong Pilipinas ngayon, public briefing, tinayak ni Dr. Rogin Solante, presidente ng Philippine College of Physicians, na madalang naman ito magdulot ng malalang impeksyon sa tao, kundi karaniwan anyang sintomas nito ay ang sakit ng ulo, sakit ng katawan at tagnat, pero nagagamot naman anya ng antibiotic. Posible rin anya magdulot ito ng komplikasyon sa puso, tulad na lamang ng myocarditis at encephalitis o pamamaga ng utak. Gayunpaman, sinabi ni Solante na sa kabuuan anya ay hindi naman ito nakamamatay. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang Maitodong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.
kapag may bagong balita. Naka-on air agad-agad. DWIZ Patrol Report. At kaugnay sa balitang Q Fever, pinawi ng Department of Health ang pangamba ng publiko kaugnay sa kumakalat na Q Fever sa bansa. Sa panayam ng DWIZ, nililaw ni Health Assistant Secretary Albert Domingo na wala pa silang naitatalang tinamaan ng Q Fever sa tao. Gayunman, gate ni Asik Domingo, naligtas kainin ang kambing, tupa o baka basta't linisin o lutuin ito ng maigi. Wala po. As we speak now, wala. We got samples dun sa mga na-expose po and talaga anti-hope na results. Pero sabi nga ng mga field epidemiologists namin, the likelihood is very low. We will update po should there be changes in the information. Sinabi pa ni Asek Domingo na nagpapatuloy ang DOH, katuwang ang Department of Agriculture, sa contact tracing upang maiwasan ang pagkalat ng sakit sa mga kambing. Standard naman po yan. Natuto na tayo sa panahon ng COVID, no, na pag meron tayong kakaibang sakit, automatic kinocontact trace natin para siguradong hindi siya nakakahawa. Yan po ang tinig panawagan ni Health Assistant Secretary Albert Domingo sa panayam ng DWIZ. Pasada balita! Samantala, asahan na ang mas maayos sa serbisyo ng PhilHealth para sa mga diabetic at hypertensive patients kasabay ng itinaas na benepisyong binibigay sa mahigit 1 milyong Pilipinong nagpapadialysis. Ito lamang Biyernes nang aprubahan ni Health Secretary at PhilHealth Board Chairman Teodoro Herbosa at PhilHealth President and CEO Emmanuel Ledesma ang pagtataas ng hemodialysis package rate sa 4,000 pesos per session mula sa dating 2,600 pesos. Alinsunod na rin ito sa utos mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at rekomendasyon ni House Speaker Martin Romualdez maging ng iba pang leader ng mababang kapulungan na nagpasalamat naman sa PhilHealth makaraang dinggin ang kanilang panawagan. Ang pagtataas ay suporta rin sa pagnanais ni Pangulong Marcos at layunin ng Universal Healthcare Law na matulungan ang mahihirap na pamilya na makapagpagamot ng libre. Umapila naman sina Secretary Herbosa at Speaker Romualdez sa mga pasyente na regular na magpa-check up, lalo na ang mga may diabetes at hypertension bago pa humantong sa kidney problem ang kanilang kondisyon. Pasada balita! Sa detalye pa ng ating mga headlines, ibinasura ng Court of Appeals ang petisyon ni dating Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag para mapawalang bisa ang kasong murder na isinampa laban sa kanya sa pagpatay sa broadcaster na si Percival Mabasa na lalong kilala sa pangalang Percy Lapid. Sa 4 na pahinang desisyon, pinabura ng CA ang utos ng Las Piñas City RTC na nagbabasura sa motion to quash sa kaso at warrant of arrest laban kay dating Bucor Director General Bantag. Sa resolusyon ng Appellate Court na pinunente ni Associate Justice Ronaldo Roberto Martin na sinang-ayunan naman ni Associate Justices Fernanda Lampas Peralta at Alfonso Ruiz II, nabigo ang dating Bucor Director General na sumunod sa pamamaraan para sa paghahain ng petition for certiorari. Dagdag pa ng CA, nabigo si Bantag na matiyak ang pagsunod sa Office of the Solicitor General sa pagsasampa ng naturang petisyon. Pasada balita! Ginunita naman kahapon ng mga taga-suporta at kapamilya ni dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino III ang kanyang 3rd death anniversary. Inalala ng pamangkin ni Noynoy na si Francis Aquino D ang guiding principle ng dating Pangulo na right is might. Pinuri rin ni D ang pagsisikap ng dating Pangulo sa pag-secure ng 2016 arbitral ruling na nagpatibay sa mga karapatan ng bansa sa West Philippine Sea at nagpapawalang visa sa Malawak na maritime claim ng China. Kabilang sa mga dumalo si dating Senator Laila De Lima sa paggunita sa Manila Memorial Park sa Paranaque City bago ang paglilitis sa kanyang huling drug case sa Muntinlupa RTC na nagpawalang sala sa kanya sa lahat ng 3 kaso.
Dumalo rin sa okasyon sina dating Senator Franklin Odrilon at Mama Aquino, kasama ang mga miyembro ng dating gabinete ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Pasada balita. Samantala, Pangulong Marcos naglukluk na mga bagong opisyal ng National Anti-Poverty Commission, Marina, at iba pang ahensya ng pamahalaan. Detalye nagbabalik, Patrol 13, Gilbert Perdez. Nagtalaga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mga bagong opisyal sa ilang ahensya ng pamahalaan. Batay sa nilabas na listahan ng mga bagong appointees ng Presidential Communications Office o PCO, itinalaga sina Carlito Ceniza at Mary Rose Villaflor bilang Assistant Secretaries ng National Anti-Poverty Commission o yung NAPC. Ipinesto naman si Ermelita Valdiavilla bilang Chairperson ng Philippine Commission on Women o yung PCW, habang naglagay din ang punong ehekutibo ng tatlo pang miyembro ng komisyon. Kasabay nito, muli ring itinalaga si Erin Dumlao bilang Assistant Secretary ng DSWD, habang hinirang naman si Nanette Villamor Dinopol bilang Deputy Administrator ng Marina. Samantala, naglukluk din si Pangulong Marcos ng mga bagong opisyal sa iba pang ahensya ng gobyerno tulad ng PhilHealth, DICT, Office of the Government Corporate Council o OGCC, Office of the Executive Secretary, Mindanao Development Authority at iba pang ahensya ng gobyerno. Patrol 13, Gilbert Perdez para sa Himpilang Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Sa iba pang tampok na balita sa inyo, nag-iisang pasada balita, inamin ng security cluster ng pamahalaan na wala pa itong planong irekomenda kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-convene ang buong National Security Council. Ito ayon mismo kay National Security Advisor Secretary Eduardo Año ay dahil epektibo pang napapangasiwaan ng National Maritime Council ang sitwasyon at iba pang territorial issues. Gayunman, binigyan din ni Secretary Año na nasa pagpapasya pa rin ni Pangulong Marcos kung ipapatawag niya o hindi ang full council o executive committee. Matatandang umapilang ilang senador na ikonvina ng Pangulo ang NSC dahil sa tumitinding aksyon ng mga dayuhan sa pinag-aagawang maritime property. Pasada balita! Binawi naman ng pamahalaan ang naunang pahayag ng National Maritime Council na isapubliko ang schedule ng rotation at resupply mission ng Armed Forces of the Philippines. Paliwanag ni Defense Secretary Gilberto Gibo Chidoro, ito ang naging desisyon ni Pangulong Marcos matapos personal na makausap ang mga sundalo ng Western Command, partikular ang mga nagsagawa ng RORE mission. Ayon pa sa kalihim, batay sa kanilang pag-aaral at pagtaya, hindi aksidente at misunderstanding lamang ang nangyari, kundi sadyang agresibo at illegal na paggamit ng puwersa ng mga dayuhan. Sinabi pa ni Secretary Gibo Chidoro na naninindigan ng Pangulo na patuloy na hahanap ang pamahalaan ng mapayapang hakbang upang masolusyonan ang umiinit na territorial issue. Pasada balita! Samantala, alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat tiket mo, sigurado may matutulungan Pilipino sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya't palagi pong tatandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Pasada balita! At alam nyo rin ba na ang mga nagpaparehabilitation therapy kasama na sa tinutulungan ng PCSO? Narito ang special report. Bukod sa medical assistance, kagaya ng libreng check-up, libreng gamot, kasama na rin sa tinutulungan ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ang mga nagpapa-rehabilitation therapy. Ayon kay Dr. Pinky Casas, Division Chief ng Individual Charity Assistance Division, Charity Assistance Department ng PCSO, ito ay dagdag na serbisyo ng PCSO sa ating mga kababayan. At bagong-bago lang po itong additional isang coverage po namin for rehabilitation therapies po.
we now cover that effective ngayon lang. Speech therapy, yun pong sa mga special children natin na needs therapy, we give those po yung physical therapy. Binibigay po namin. Nagbibigay po kami ng tulong. Hindi naman buong-buo, but may tulong po kami po. Especially po yung mga may cerebral palsy, yung mga sa spectrum. Ayun po, ito yung mga usual po. Minsan naman o yung mga na-stroke, nag-therapy, kasali rin po. Ayon pa kay Doktora Casas, madali lamang ang requirements para makahingi ng tulong para sa rehabilitation therapy. Kung saan po sila nagpapa-therapy, they just have to give a quotation, get a quotation kung magkano po yun. At doon po kami kasama ang medical certificate nila that they need the therapy o yung request ng doktor na kailangan niya ng ganitong therapy. So, isasubmit lang po nila yan with the medical certificate at yung quotation kung magkano yan. Apply sa amin and we would help. At yan ang report na hindi umuurong sa pagtulong. Maine Barreto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada balita! Eto na, oras. 14 na minuto lamang, alas 8 na ng umaga. Pasada balita! Sa iba pang tampok na balita, ligtas ng 27 Pilipinong tripulante sa bagong pag-atake ng rebelding Houthi sa Red Sea. Ito ang kinumpirma mismo ni Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak matapos mabigo ang Houthi na immobilize ang MV Transworld Navigator. Ayon sa kalihim, kinakailangan munang umuwi ng mga Filipino seafarers sa kanilang pamilya matapos makaranas ng pag-atake. Patuloy na nakakapaglayag ang barko at ligtas na ang mga naturang tripulante. Pasada balita! Samantala, ipinagbigay alam na ng Nationalist People's Coalition kay Bambantarlac Mayor Alice Guo ang pagpapatalsik sa kanya sa partido. Ito'y kasunod ng desisyon ni NPC Chairman at dating Senate President Vicente Soto III na putulin na ang kanilang ugnayan sa kontrobersyal na alkalde. Ayon pa, o ayon naman kay NPC Secretary General Mark Leandro Mendoza, na-question ang integridad ng alkalde at pagsunod dito sa mga paniniwala ng partido sa mga kontrobersyang kinasasangkutan ng nasabing alkalde. Pasada balita! Samantala, oras na para sa Sports Update. Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sports. Real Sports ni Anthony Suntay. Magandang umaga! Malakas ang kumpiyansa ni Alas Pilipinas Women's Head Coach Jorge De Brito na mas maganda pa ang ipapakita ng bansa sa darating na FIVB Challenger Cup sa Hulyo dahil sa mas mahabang preparasyon. Kumpara sa AVC Challenge Cup noong Mayo, maraming paghahanda ang nagawa ng Alas tungkol ng isang campus sa South Korea at halos isang buwan na sila magkakasama. Pagkatapos sila makuha ang bronze medal sa Challenge Cup, marami pa silang mabibigay. Ang sabi ni De Brito, "What I can say is they are much better now. It wasn't lucky at that moment in the AVC Challenge Cup, but it's a short time for preparation. This time, I'll have more preparation time with the team so we can offer much more for each other and for ourselves." Nasa koponan ngayon ang mga dati niyang manlalaro tulad ni Angel Canino, CC Rondina at Aya Laure, pero nandiyan na rin sina Gemma Galanza at Bella Belen, kaya tiyak, mas malakas pa ang Alas Pilipinas. Para sa Real Sports, ito po si Anthony Suntay. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Pasada balita! Balitang pangkalakalan. Sa latest ng Filipino Mirror, posibleng pangalawa ang Pilipinas o pangalawa sa pinakamabilis na paglago ang ekonomiya ng Pilipinas sa Asia-Pacific region. Ito ang inaasahan ng Moody's Analytics dahil sa tumataas na export at malakas na domestic demand. Sa taya ng Moody, maaaring sumampa sa 5.9% ang gross domestic product ng bansa ngayong taon kumpara sa 5.8% na GDP ng Vietnam at 5.2% ng Indonesia at 4.9% naman ng China.
Kaugnay nito, maaaring manguna ang India sa pinakamabilis sa paglago ng ekonomiya sa Asia Pacific dahil posibleng sumampa sa 6.8% ang kanilang GDP ngayong 2024. Pasada balita! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Patay ang 30 katao sa matinding pag-ulan sa Guatemala, Honduras at El Salvador. Teka, nari ah. Ulitin ko lang ha. Umakyat na sa 20 ang patay, kabilang ang 15 otoridad habang 46 ang sugatan sa terrorist attack sa Russia. Ayon sa mga otoridad, pinagbabaril ng mga terorista ang ilang simbahan sa 2 lungsod sa Russia. Kabilang din sa mga namatay ang isang pari, habang isa sa mga Orthodox Church ang sinunog. Sinabi naman ni Tatiana Velieva, ang Minister of Health, na 7 sa mga sugatan ang nasa malubhang kalagayan. Pasada balita! At sa ating good news, kumida ang Filipino Frozen Cookie Sandwiches Silvanas sa 100 Best Cookies in the World ng Taste Atlas. Nakuha ng Silvanas ang 25th spot habang 4 out of 5 stars naman ang naging rating nito. Gawa sa 2 cashew meringue wafer ang Silvanas na may thick layer ng buttercream at binudburan ng cashew crumbs. Pasada balita! Ay, buti nilang maganda ang ating good news. At yan po ang isa pang edisyon ng inyong nag-iisang pasada balita. Dito lamang po yan sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Happy birthday muna kay Engineer Jemena Barbon, DWIZ switcher, at Nomar Grande, DWIZ Tech, Palawan. Ako po ang inyong naging kabalitaan at kabalitaktakan, Johnny Banyes. At dawayan na po ang susunod na pala tuntunang karambola. Oras sa hudyat, ilang segundo na lamang, alas 8 na ng umaga. Woo! Bawal ang babagal-bagal! Bawal ang kukupad-kupad! Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi? May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ! Pasada Balita! Live sa DWIZ! AM Metro and Mega Manila! DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23, at nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama, Lunes hanggang Biyernes 7 a.m.